init-init pa. Papay-pay ko muna. Bago lumipad. So, good morning guys. So, ngayon ay March 12. So, since 12th day of the month ay sasahod ang lola nyo. Iniintay ko lang yung broker ko kasi sa usapang sahod ay kami talaga ang nag-usap ni broker. Kasi si employer ay siya ang nagpo-forward ng sahod ko kay broker ko. So, kaya every month pumupunta dito si broker. So, yun ang kagandahan ng broker ko kasi every month siya pumupunta dito. So, if in case na meron akong concern, ay masasabi ko sa kanya. So, hintayin lang natin siya at abangan nyo kung ano ang mga deduction ko ngayong buwan at magkano ang sasahuri ng lola nyo. So, niintay ko lang tumunog yung doorbell kasi tumunog na yung wall clock namin. So, ibig sabihin, she's coming. So, salary is sweeping na. So, dahil salary is sweeping, alam na ang gagawin. Remittance is waving na rin. Ganun. So, sakit na talaga ng mga OFW natin yung... Oh, so, no! Na OFW na pagsasahod. Mainit-init pa sa kamay. Hindi man lang pinapatulog ng isang araw ay tatakbo na agad sa remittance center. So, after ng sahod ko, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ako nagpapadala ng Pilip ng pera sa Pinas. So, magsisend ako ng allowance ng aking baby. Gusto ko rin i-share sa inyo kung saan ako nagpapadala ay... Siyempre, do-document ko rin yun after. Again, ay waiting na rin natin si broker. Iniintay ko lang tawagin ako ni boss. Ibig sabihin, pag tinawag ako ni boss, nandiyan na si broker. Kung ikaw ay isang aplikante na gusto maging caretaker dito sa Taiwan, please subscribe my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and share mo na rin para marami pa tayong matulungan ng mga aplikante gaya mo dyan sa Pinas. So, kung meron kang tanong, pwede ka rin na mag-leave ng comment at para if in case na kaya nating sagutin, ay masasagot natin yan. Okay? Guys, pakinig ko na yung doorbell. So, yung doorbell. So, ibig sabihin, nandyan na si broker. Hintayin ko lang yung tawag ni boss. Yes. Guys, welcome back again. So, tapos na tayong sumahod. Ano? Dahil tapos na akong sumahod, si boss at ang broker ko, nagchichikahan na lang. So, magkano ba ang sinahod ko ngayong buwan na ito? So, ang sinahod ng lola nyo ay 18,896 lahat. Na less na yung sa insurance. So, bakit naging 18,896? So, 17,000 plus 4 Sunday na overtime kasi hindi nag day off ang lola nyo. So, every 4 Sunday is 567. So, it's equal to so 17,000 plus 4 na 567. So, 567 apat yun is 2,268. So, dapat yun ay nasa 19. Ano? Pero, niles na ni boss yung insurance ko. So, magkano ang insurance namin ngayon? Tumaas na siya. So, update ko kayo. So, ito ang updated insurance ngayong 2021 ng mga Filipino worker dito sa Taiwan is 372. Kasi doon sa last vlog ko is nasa, putang ko na basta 300 plus 10, basta nag-increase siya ngayon. So ngayon, kaya yon niles yung sa insurance, kaya naging 18,896. So ano pa ang naging deduction ko? Savings. So, every month, guys, is may savings ako na 2,000. So, kaya ang kinalabasan na lang is
16,896. Ang savings guys is pwede mo lang yung i-withdraw pagkatapos ng kontrata mo dito sa Taiwan. So, baka may magtanong, since tapos na yung kontrata mo noon, kasi magpa 5 years na ako dito, is as long as nag-stay ka sa employer mo or hindi ka napapalipat ng employer, hindi mo pwedeng withdrawhen. Or pwede mo naman siyang withdrawhen for emergency. Like nung umuwi ako before, noong 2018, binawasan ko siya ng 12,000 para sa tickets. So ano pa ba yung deduction ko? So pasensya na kayo. Mas malakas pa yung boses nila sa akin. Hindi rin ako makapag-volume kasi makamigula. So ngayon, ano pa yung deduction ko? Broker's fee. So since ay na-recontract ako, ay ang broker's fee ko na lang is 1.5. So ang worker po dito sa Taiwan is nagbabayad ng broker's fee monthly. So kung first time mo dito sa Taiwan or first year mo dito sa Taiwan, ang babayaran mong broker's fee ay 1.8. Tapos sunod is 1.6, then 1.5. 1.6 ba? Basta nagbabawas yun, 1.6 na yata. Katapos ng recontract is 1.5 na lang. Yun. So ang naging deduction ko guys is health insurance na 372 at savings na 2,000 and broker na 1.5. So ito guys, ito na guys yung sinahod ng lola nyo, ang pinaghirapan sa buong isang buwan. So ito, ganito sila magbilang ng pera dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15,000. 300. May bariya pa. 300. So ito ang 10 NT nila dito. 10 NT. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ang 1 NT, kung sa atin ay 1 peso. Ito yan. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, walang labis, walang kulang. Walang bonus. Sariling sikap. So, ayan. Ito yung 1,000 nila, guys. Dito, papakita ko sa inyo yung pera nila. Yan, 1,000. So, 15,396 ang sinahod ng lola nyo ang pinaghirapan sa loob ng isang buwan. Pag 4 Sunday, ito yung normal na sahod. Pero pag 5 Sunday, syempre mag-a-add ng 567 MP. Yan, guys, ang sahod ng caretaker dito sa Taiwan. Okay din naman maging caretaker, guys. Kung i-compare ko sa mga factory worker na walang overtime, caretaker na lang ako. Kasi, bakit? Kung factory worker ka at sasahod ka ng 24,000 ngayon, ay, hindi ko alam kung malinis mo yung 15,000 sa NT. Kasi, bayad ka ng broker's fee. Ano pa? Boarding house or dorm, 3,000. Pagkain mo pa. Sa palagay mo mga magkano, another 4,000, 5,000ang allowance mo. Ang allowance mo sa pagkain. So magkano na lang? 24 less 1, halimbawa, less 1, 24 less 1,800 na broker's fee. Dorm na 3,000. Ano pa? Pagkain, mag 5,000, load pa. Kano na lang natira kung walang nagiging overtime. So, hindi ko naman inaano yung ano. Ito, ganun lang talaga yung realidad ng sahod na dito sa Taiwan. Kung ang factory worker ay walang overtime. So, guys, good luck sa lahat ng mga aplikante natin dyan sa Pilipinas. Tiwala lang, makakaalis din kayo.
always pray. Yan. So, after kong sumahod, syempre mamaya ay ako magpapadala ng allowance sa family ko or sa baby ko. See you to my next vlog. And sana ay meron kayong napulot ulit sa aking videong ito. Salamat sa lahat ng suporta. At kung ikaw isang aplikante na gustong mag-apply dito sa Taiwan or gustong magtrabaho dito sa Taiwan, don't forget to like, comment down below. Kung meron kang tanong, at pipilitin natin yung sagutin. And don't forget to share para marami pa tayong magtulungan. Thank you and stay safe and God bless.